Hi guys, John Tech here, and gadget review naman tayo ngayon, no? So ito yung Sarge Enclosure. Para to dun sa mga SSD ng may size na 2230, no? So ito yung SSD ng Steam Deck ng first version ng ROG Ally. Unfortunately, hindi kakasya dito yung mga malalaking SSD like 2280 or 2242, no? Pero pinurchase natin to kasi meron akong extra na 2230 na SSD. So galing to sa Steam Deck ko na paglumaan niya. So, gagamitin natin siya as enclosure para dito natin i-storage yung mga games natin or yung mga ibang important files. So binili ko lang to sa Shopee. I think this came from China, no. Class A siya, pero very ano naman siya. Patibay naman siya, no. At wala pa naman nagiging issue sa kanya. So ang ginawa ko, ni-reformat ko na yung dalawang partition niya. So 1 TB to, yung 100 gig na system files niya ni-reformat ko na rin, tapos iniwan ko lang yung mga games sa loob para at least nandito pa rin yung copy ng games ko. Ayan. Unbox muna natin siya para makita natin yung loob. Dumating lang to from Shopee rin, in order natin. Okay, so ayan ang laman niya. Came from China din. Pero nakita ko yung mga review nito sa YouTube, no? Ito yung one of the best enclosure para sa mga 2230. Kasi may built-in fan na siya. And pwede siyang gamitin ng pangmatagalan. Ayan. Manual. Thermal pad. So mamaya gagamitin natin to. Ito yung mismong enclosure niya. So I think meron pa tong housing, no? Meron siyang rubber case. Ganyan lang siya kalaki. Very neat. Ito, testing natin siya sa Legion Go natin later. And yung housing niya, ito ang ganda. Okay. Very premium ang design niya. May kamahalan nga lang to, guys, ha. Unlike sa ibang enclosure, halos doble ang price nito, no? Pero pinurchase natin siya kasi heavy duty siya at saka very compact yung design niya. Para ka lang naka-flash drive. Oh, ganda. Ito doon natin siya kakabit sa loob. Okay, simulan natin yung mga cover niya ng plastic. Yan, ganyan siya kakabit. Ang ganda ng design niya. Tapos ayun yung case niya. So ito yung pati yung cable niya, guys, may sariling ano, no? Sariling crystal case. So, ito yung female to male adapter niya. So dito natin kakabit 'yan. Then ikakabit niyo sa device niyo. Very neat. Ang ganda. Okay, try natin ilagay ang ating SSD tapos i-test natin siya, no? Slide niyo lang. Move. And before natin lagay is natin ang thermal pad. Okay, very neat. Then, try natin siya, no? Tag natin sa Legion Go. Okay, so ito yung Legion Go natin. Try natin siya since merong Type-C port ng yung Legion Go natin dito sa ilalim. Just plug and play lang siya.
Ayun, umikot na yung fan, no? Ayan, narin na siya. Let's try to use our mouse. Okay. Ito yung SSD ko. Ayan yung 100 gig niya. Then, ito yung kabila, 853 gig. Ito yung mga games. Try tayo mag-run ng game. Ito yung Spider-Man siguro, try natin. Very nice, oh. Very portable siya, no? Pwede nyo gamitin ng ganyan. So, I suggest nga dun sa dun yung lagay sa taas. Kasi dito sa baba. May alipat natin. Tapos run natin ulit. Lamig siya, oh. Yan, maganda. Off muna natin. Lipat natin dito. So, safety remove. Ito, yung surge disk. So, dito sa taas, pwede siya ikabit. Pag paganto, hindi pwede kasi tatamaan niya yung volume niyan. Pakabila naman siya. Yan. Yun na itsura niya. Very fit. Okay, close natin yan. Then, try uli natin yung Spider-Man. Anyways, ayan, kita nyo naman, nagana siya. At very nice, very convenient siyang gamitin. Definitely recommended siya if you have the budget, no? Merong mga cheaper versions nito. Medyo malaki nga lang yung size niya, kaya hindi ko binili. Tsaka wala siyang fan, eh. So, ito hindi talaga mag-iinit yung SSD nyo, no? And yeah, I would recommend it. And I hope you enjoy this video. See you again to the next one. God bless!